Linda dan kita sebahai. Nggak ada lagi kita dos. Enggak. Terus masih guru dulu ini, no? Enak. Pinaghanda na kita ng mababaon para hindi na kayo bumili ng pagkain sa ospital. Salamat, Nay. Oo, sige. Pasensya na kayo. Pati kayo na abala namin ni DJ. Ay, anak. Huwag muna kami alalahanin ng nanang mo. Kaya pumatay ito eh. Tama ang tatang mo. Masarap pa rin sa aming mga magulang ang mag-alaga ng aming mga anak. Masarap mag-alaga ng ako. Kaya nakalimutan ko. Ito si Joshua, ang sarap alagaan. Lalo ko na yung sakit ni DJ. Sana ang Alzheimer's parang sugat lang. O pasa. Gumagaling sa swero. Gumagaling sa pagpapahinga sa ospital. Pagkatapos na ulit. Uuwi na. Mabalik sa dati. Masaya na ulit. Hindi ganun. Hindi ganun. Hindi ganun. Anak, ka muna, ha? Pagod lang yan, kaya ganyan kabigat sa'yo mga pangyayari. Anak, hindi naman yan yung solusyon, Nay. Kasi kaya ko naman matulog, eh. Problema pag-ising ko, ganun pa rin, walang pagbabago. May sakit pa rin yung asawa ko. Ay, isipin mo, anak, na mahal mo si TJ. Gusto mo siyang mapabuti. May sakit siya. Yung kakumuha ng lakas na loob. Sa pagmamahal mo. Salamat, Nay. Pero, hindi naman talaga yung kailangan kong gawin eh. Kailangan ko magpakatatag. Wala naman akong ibang choice kundi magpakatatag eh. Pero sa loob-loob ko, Nay, takot na takot ako. Hindi ko alam kung anong pwedeng maglalang sabi ni TJ. Ayoko mawala sa akin si TJ. Natatakot ako unti-unti mawala yung lalaking mahal ko, Nay.